Yo, isang magandang umaga sa inyo. Welcome back to my YouTube channel. Today's my content, ibabahagi ko sa inyo mga sintomas na baka stress na ang iyong ibon na hindi mo pa nalalaman. Kung interesado ka sa content ko today, stay tuned ka lang after intro. So, yun na nga, welcome back to my YouTube channel. Unang-una sa listahan natin ay yung unable to hatch the egg. So, ibig sabihin, hindi siya nakapagpapisa na itlog. So, pwedeng kinakain yung egg niya o yung shell, kaya hindi nakapagpapisa. So, guys, napakasakit naman para sa ating mga breeder na hindi tayo nakapagpapisa ng itlog. Dahil nga, stress na ang ating mga ibon. So guys, yung pangalawa sa listahan natin, yung eat their chicks. So, nangyayari po yan. So, nangyayari yan sa ating mga ibon na mismo kanilang mga inakay, kinakain na nila. Tapos, yung pangatlo, they remove their feather and wings. So, napapansin nyo, parang ang pag-stress ang ibon na nakakalbo yung mga balahibo, tapos natatanggal yung mga pakpak nila. So, kagagawan nila yun kasi stress na sila eh. Parang nasisira ang ulo ng ibon. So, yung pang-apat naman natin, yung tahimik. Masyado siyang tahimik, hindi siya nakipaghalubilo sa ibang ibon. Yun. Yung pang-lima natin, no appetite to eat. Ibig sabihin nito, walang gana kumain. So, balisa siya. Gusto niya lang nainom ng tubig, puro tubig. Yun, ganun na lang. Wala siyang gana kumain. Tapos, yung pang-anim natin sa listahan, yung hiding. Always hiding inside the nest box. So, napapansin nyo, mga ibon nyo, guys, minsan din natin nakikita doon sa labas, lagi siya nakakulong doon. Lagi siya nakakulong doon sa next box nila. Mas gusto nila nag-stay doon sa loob kaysa doon sa labas. So, may mga dahilan kasi yan eh. So, isusunod ko yung mga kung bakit nai-stress ang ibon. Itong mga sinulat ko na to, ito yun, mga sintomas ng stress ng ibon. So, sa part 2, isishare ko sa inyo mga sintomas kung bakit nai-stress ang ibon. So, guys, sana subaybayan nyo pa yung next video ko para kung interesado ka naman dito, guys, maraming salamat sa'yo. At kung hindi ka pa nakapag-like sa aking video at nakapag-subscribe, guys, please like naman sa aking video. Then, pakipress mo na rin ang bell button para palagi kang updated sa aking ginagawang video. So guys, see you in next video.